Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Under Coach Jason Kidd ay malaki ang improvement ng Mavs defensively. Malaki din ang trade na ginawa nila kay Kristaps Porzingis at Spencer Dinwiddie. Dahil ngayon nga, hindi na lagi si Luka ang gagawa ng lahat. Dahil kay Dinwiddie ay nabigyan sila ng isa pang playmaker at play finisher. At sinamahan pa yan ng pag-step up ni Jalen Bronson. Last year nga si Doncic ang nagsiset up ng play at kailangan na siya pa rin ang tatapos nito. Ganun pa man dahil sa addition ni Spencer Dinwiddie at improvement ni Jalen Bronson, may mga oras na nga na nakakapaglaro ng off-ball si Doncic at nakakaposte siya. Ganun pa man kung titingnan nga natin ang opensa ng Mavs, wala nga silang tinatakbo na play. Simpleng pick and roll lang ito. Maghahunting si Doncic, Bronson at Dinwiddie ng mga mismatch. Ang ending nito ay tira ni Doncic, Bronson at Dinwiddie laban sa mga mismatch. Kick out pass sa corner, alley-oop kay Powell o kaya naman isolation ni Doncic. Ngunit hindi nga sila katulad ng Warriors o Suns sa may mga set play talaga. More on iso ball sila mga kaibigan. Very effective nga ang 5-out offense sila kapag si Kliba ang kanilang center. Dahil literal nga na lahat may tira sa labas. Kung wala nga mag-double team kay Luka ay bibihira siyang mapigilan. Kapag nag-double team naman sa kanya ay open ang mga shooters. At isang team nga ang maaalala mo sa ganitong opensa na tinatakbo. At yan ay ang Houston Rockets noon ni James Harden. Maganda naging laban ng Rockets noon sa Warriors na may KD. In fact, lumamang pa nga sila ng double digits sa Game 7 bago magmintis ng napakadaming magkakasunod na 3 points. Ganun pa man sa sumunod na taon, kahit nga na injured na si KD ay na-figure out na ito ni Steve Kerr at mas naging madali ang laban. So malamang isa nga ito sa tape o film session na papanoorin ng Warriors dahil very similar talaga ang offense ng Mavs at ng Rockets noon. Pati na din si Doncic at Harden ay hindi nagkakalayo ang kanilang style of play. Ang pinagkaiba lang nga ni Doncic kay Harden ay kaya niyang maglaro ng low, mid at high post. Meron din siyang mid-range game at higit sa lahat ay nile-level up niya nga ang kanyang performance tuwing playoffs habang si Harden naman ay nawawala nga tuwing playoffs. Napansin niyo din ba ito sa opensa ng Mavs? Habang pag-usapan din natin ng saglit si Chris Paul, arguably one of the best pure point guard sa kasaysayan ng NBA. Subalit posibleng nga makasakit sa kanyang legasiya ang madalas niyang pag-choke tuwing playoffs. Siya lang nga sa kasaysayan ng NBA ang player na 5 beses nang natalo sa playoffs while leading 2-0 sa isang series. Itong magkakasunod na talo na din siya sa mga Game 7 at hindi mo nga pwedeng pagtakpan si Chris Paul sa kanyang naging performance last game, the game before that and even few games before that. Matapos nga ang Game 2 ay gumawa na lang siya ng 8 points, 5 assists and 3 turnovers per game. At sa punto na ito ng kanyang career bilang isang 37-year-old player, ito na sana ang last chance niya na makalapit sa championship. May chance pa din naman ang Suns, ngunit ang daming ang factors dito. Hindi pa nga natin alam kung babalik pa ba sa kanila si DeAndre Ayton. Gumagaling na ang batang team ng Memphis at ng Minnesota. Si Doncic, napakabata pa. Ang Warriors, babalik pa mga tulad ni Wiseman. Babalik din si Kawhi Leonard at Paul George. Ang Denver Nuggets, magiging healthy na din si Jamal Murray at MPJ. Ang Spurs at Pelicans, nag-i-improve na din. Ang Lakers ay palaging may chance na makakuha ng malaking star sa free agency. So lalong humihigpit ng competition. Sa West pa lang nga yan mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay magkakampiyon pa si Chris Paul? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.